Nasaan ang salapi? Tama niyo po! Nasasabi mo ako totoo! Tama niyo po! Alam mo na ako! Alam mo na! Sa pakahirap po namin, wala po kaming ginto o kahit na ano ari-arian na may pagmamalaki. Lumabas rin! Mahirap kayo! Kaya nagnakaw ang mga anak mo! Hirap kami pero hindi kami magnanakaw! Kung gayon, hayaan ng Diyos at ang alferet na magpasya. Sumama ka sa amin! Sandali, sa'yo sabi ko! Totoo, makagali! Aniwala po kayo sa akin! Hindi nyo Pilipino ka rin ungas ka! Kapwa Pilipino ang dapat pinoprotektahan mo. Pero ano, ilalaglag mo ang kababayan mo dahil nagpapabudol ka sa mga nag-aari-harian sa bayang to? Ah, grabe. Hands down, GMA, grabe. Woo! Wait, siya nga pala sa mga nakaka-appreciate sa format ng reacting ko. Maraming maraming salamat. And please don't forget to like po this video para mas umangat tayo sa recommendations. And marami pa tayong mapapatuwa ng mga viewers. Maraming salamat. Hello guys, good morning or good evening. Kung nasan ka man ngayon, magandang umaga sa lahat or magandang gabi sa mga kaibigan natin dyan sa ibang bansa. Hello po sa inyo. Thank you so much for being here. Welcome back sa channel ko. Today is the last day for me to react to Maria Clara Ibarra for this week. Episode 20 na tayo and sobrang nakakagulantang na mga nangyayari sa teleserye na to at sobrang tutok na tutok yung mga tao. Ang dami kong na-receive ng mga DMs kagabi sa Instagram, yung ba spoiler, pero okay lang, ayos lang. Maraming maraming salamat sa mga nag-DM sa akin, magre-reply ako sa inyo mamaya. And ngayon muna, dating gawi, tayo ay magre-recap para sa mga hindi nakapanood kahapon. Tapos gusto na lang mabilisang recap bago tong reaction natin. So gawin natin. Kahapon, yung importante na nangyari is nagkita na si Sisa ulit. Tapos si Ibarra at si Clay. Si Sisa kasama niya si Basilio, hindi kasama si Crispin. So doon pa lang nag-aalala na ako. Tapos si Basilio may parang sugat sa ulo. So alam mo may hindi magandang nangyari. Tapos yun nga, nagkwento nga yung bata, parang may trauma pa yata yung bata, si Basilio. So ang nangyari doon, parang may kwento siya na akala niya panaginip niya. Panaginip niya lang. Grabe yung scene na yun, yung paalang yung pinakita, pero ramdam ko, pati yung iyak ni ni Crispin, grabe, ramdam ko hanggang sa buto ko. So, nakakagigil talaga yung salve, tsaka yung yung sakristan. And napansin ng lahat, grabe yung acting skills ni Andrea bilang Sisa. Yung patak ng luha, yung emosyon, pagbitaw ng mga linya, ang ganda. Kahit mahirap kasi, di ba, salitang sinauna yung ginagamit nila. Pero na-express din ng maayos yung emosyon ng bilang isang Sisa na ina ng Crispin at Basilio. So I think ready na tayo for today's video guys. So let's go watch this episode. Oh wait, siya nga pala sa mga nakaka-appreciate sa format ng reacting ko. Maraming maraming salamat. And please don't forget to like po this video para mas umangat tayo sa recommendations. And marami pa tayong mapapatuwa ng mga viewers. Maraming salamat. Okay. Ready, 1, 2, 3. Sir Ibarra, Maria Clara Infantes, kumalma ka. Hindi ko na kaya. Kumalma ka. Falling apart. I'm that was the parang diversion. Madali ginawa mong imbitasyon para kay Crisostomo. Bakit kasama ang pinsan? Ayaw niyo rin bang makilala ang misteryosang pinsan ni Crisostomo? Hindi ko batid na maganda ang araw ngayon, Don Crisostomo. Anong ibig mo sabihin? Sa unos kagabi, nagsilang ng kinalabutan ako. Kaya ngayon lang. Itong mga tumatangis na pinag-hallucinate siya. Sabi sa akin noon ng papa, ang bawat palaisip ang binibigkas ng filosofitasyo na natatagong aral na mapupulot ang bayang ito. Nagtataka lamang ako, Tia, na bakit wala sa misa ang dalawang sakristan. Teka, kasi kagad ni Maria Clara. Si Crispin po naiwan sa kamay ng sakristan mayurot ng pura. Hindi po siya umuwi. Amin mo sa harap ng panwi. Nagnakaw kang bata ka. Bata ko yung magnanakaw. Nakita ko po kayo! Kaya yung mga kukulaan naman siya ng kura! Grabe.
bakit ka tumatangos sa basura? Grabe. Dahil panaginip lang po yun. Hindi totoo. Patuwag naman siya na maging totoo. Tahan na, Basuyo. Baka naman ang uhay ng palay na yon ay simbolo ng kasaganahan. Hindi ba't magandang pangitain yun? Hindi ko man pumawari ang ibig sabihin ng panaginip ni Basilio. Pero kinutuban ho ako. Kaya ho binalak ko agad na magtungo po agad sa simbahan ngayong araw upang magpaliwanag sa kanila at kunin si Crispin. Don Crisostomo, matutulungan niyo ba kami? Sa abot ng aking makakaya, Anong Sisa. Mari ka naming samahan ni Binibining Clay sa simbahan. Salamat, Don Crisostomo. Ay, hindi. Huwag na po. Huwag na po kayong sumama sa amin. Ako na lang pong sasama kay Ate Sisa para sunduin si Crispin sa simbahan. Samahan niyo na lang po si Basilio pa uwi at intayin niyo na lang pong umuwi si Ate Sisa doon. Binibining Clay, ako ba yung inutusan? Ay, hindi. Hindi. Nakikiusap po ako. Sorry, ayoko po kasi mapahama kayo ulit sa kura ng simbahan. Kaya mas mabuting maghiwalay na lang muna tayo. Huwag naman. Maghiwalay po tayo ng paraan ng pagtulong sa kanila. May side comment siya doon. Maraming salamat po, Binibining Clay. Don Ibarra. Nagpapagaan talaga ng scene yung mga insertions sa kapatid. Eksena ni Clyde. Kaya kami sa ating tahanan na. So parang yung pagkakwento ng bata, parang malalim siya, parang kailangan mo pang interpret. Yun yung pagkakwento niya sa panaginip niya. Hindi exactly yung nangyari kay Crispin. If I remember it correctly, nabaliw si Sisa dahil namatay siya ng anak dahil sa pambubugbog ng pahile. Hindi ko lang sure kung kanino kaila Crispin at Basilio yung namatay. Basta isa sa kanila. Yun lang yung alam ko, Day. Lord. Isa, yun siya. Mababaliw ba talaga si Sisa? Kasama yun sa XOXO. Yung anak niya, mama. Ano ka? Si Crispin. Nakabahan na siya. Bueno, magkita-kita na lamang tayo mamaya tanghali. Adios, amiga. Adios, mi amigas. Padre, padre, parang awa niyo na. Mag-ingat. Tingin ang aming kahilingan. Uulan ng multa. Dahil sa magkapatid, magsiuwi na kayo. Vamos, Clarita. Kailan pa natin maghanda para sa Tita para El Alberto con Crisostomo. Si Tia. Siwi na kayo. Buenos dias, padre. Señorita Maria Clara. Padre. Iba yung paghawak ng pare sa kanya. Balita ko ho ay may iniinda raw ho kayong sakit. Si. Ngunit tila gumaganda ang aking pakiramdam lalo na at nakikita ko ang iyong mukha. Sis, kakasakit kasi ka ng karma ka. Nasaan na nga ho pala yung mga sakristan? Sina Basilio at Crispin? Ang mga pequeños ladrones. Oh, Dios mio. Kaawaan niyo sila. Hindi lumulubahan na naman ang aking pakiramdam. Padre, kailangan nyo na pong magpahinga. Adios, senyora, senyorita. Oh, lo siento. Dios os bendiga. Vamos. Umiwas siya. Latang guilty. Yung mga bata na gusto mo ampunin ay mga magnanakaw pala. Ay, Diyos mio. Don Crisostomo. Paumanhin, andeng, ngunit kami ay nagmamadali. Maihahatid lang po akong sulat, isang imbitasyon mula sa aking kinakapatid. Galing kay Maria Clara? Isang tanghalian mamaya, isama ang aking pinsan. Yung pinsan niyo raw ho,
Ikaw po ba yun, Binibini? Ah, oo. Oo, magpinsan nga kami. Wala nang iba. Tara na, Sisa. And then, pakisabi na lamang sa inyong senyorita na hindi kami makakarating sa tanghalian kayong meron kaming mahalagang tungkulin na kailangan asikasuhin ngayon. Pero ano man ang mangyari, dadalaw pa rin ako sa kanilang bahay mamaya pagkatapos. Mauna na kami. Hala, makamalungkot na naman si Maria Clara nito. Siguradong iikutan naman ang puwet ng padre sa ibabalita ko sa kanya. Ano pa naman yun? Magandang Kampun araw pa ho. Naman ngayon ni ano yun? Sally. Idala ho akong bagong pitas na gulay para ho sa kumbento. May sakit ang praile. Iwan mo na lang ang mga yan at makakaalis na kayo. Lasan po si Crispin? Sino ka ba? Wala ba sa inyong bahay? Ibig pa ba niyong ipagkaila? Anong pagkaila? Wala sino nga sa kanila, di ba? Sino po umuwi kagabi? Naiwan daw po dito si Crispin. Naiwan nga. Pero matapos ay tumakas din. Tumakas? Nali, niloloko mo ako eh. Pwede bang sabihin mo na lang kung anong ginawa ng pari niyo kay Crispin? Pinapalabas nila ng uwi. Magpahinga ka. Mag-ipon ka ng lakas. Nung sa gayon ay may sigla kang salubungin ng iyong kapatid at ina sa kanilang pagbalik. Pagaling na pagaling ko po, senyor. Iiwanan ko na po ang pagsasakistan. At ako na po ang magpapasto na inyong mga baka at kalabaw. Bakit? Kaya mo na ba ang mga ganong gawain? Kahit ano po pong ipagawa niyo sa akin. Kaya ko po. Pangarap ko po maging utusan na isang mabuting senyor. Bakit mo naman papangarapin na maging utusan? Ayan mo. Paggaling na paggaling mo, aasahan ko ang muling paglapit mo sa akin. Ngunit hindi kita dadalhin dito sa bukid. Ipapasok kita doon sa eskwelang ipatatayo ko. Kahit Crispin na lang po ang mag-aral, mas matalino po iyon sa akin. Gagalingan ko na lang po sa trabaho dito para matustos ako po pag-aaral ni Crispin dito. Tama. Gusto maging doktor siya. Hindi ba ang gandang pangarap nun, senyor? Ang bait ng kuya niya, no? Pero mas maganda kung sabay kayong mag-aaral ng iyong kapatid. Alam mo bang sa eskwela ay mabibigyan ka ng kaalaman para matupad ang lahat ng mga pangarap mo? Totoo po. Sa lawak ay maaaring isama si inay sa pangarap ko. Kami tatlo ay Crispin. Masagana. Malaya. Kahit di nakasama si Ama, lagi naman siyang wala. Sasaktan lang kami nun. Pangako ko sa'yo, Basilio, tutulungan kitang mapalawak at maabot ang mga pangarap mo. Basta't mag-aaral ka lang at magiging mabuti sa pamilya at kapwa. Kung gayon po, Senyor Ibarra, buong buhay kong tatanawin ang inyong mabuting loob. Ang ideal ni Ibarra... Nakasalanan ng pangatang mo, Binibini. Mawalang galang, hindi ka ang kausap ko. At kung magkakampi kayong dalawa, pwede bang galing-galingan niyo naman sa pagsisinungaling? Paano naman tataka si Crispin? Saan pupunta yun? Go! Nagsasabi kami ng totoo. Eh bago pang araw tumakas yung Crispin, nagnakaw pa raw ng napakaraming sinungaling bagay. Sinungaling, Chismosa? Nagpakalayo-layo na siguro. Kung hindi niyo tinatago. Kabata pa! Hindi ko yun magagawa ng anak ko. Hindi ko yun magagawa ni Crispin. Ayun daw ang sabi ng kura. Ano siya? Sinungaling? Pinapunta pa nga ako ng kura kaninang madaling araw sa kwartel para ipagbigay alam sa mga gwardiya sibil. Malamang, nandun na siya sa bahay niyo para dakpin ang mga anak mo. Ang galing ng storya niyo.
Dadakpin pa talaga si Basilio. Malapit na lang po kami rito, senyor. Doon po malapit sa may bangin. Umabas kayo dyan! Ilabas yung anak niyong magnanakaw! Basilio! Grabe! Pinanindigan nilang magnanakaw yung mga bata. Buisit yung salve na yung hinayupak na yung demonyo na yun. Hindi ko po makulong. Palalawakan niyo po ang Pangarap ko. Hindi po ba? Manahod ka at baka marinig na tayo. Vamos, imbestigan lakas ha. Vamos, imbestigan lakas ha. Walang tao rito. Senyor, nakawal po ba aking inay? Kung ayaw niyo sumunod, malalagot kayo sa mga kura at alferes. Wala talagang tao dito. Wala. Nasa paligid lang mga yan. Walang naiwang tao sa dampa. Sige na, sayo rin yung mga paligid. Loka. Tigtas ang iyong ina, Basilio. Hala! Ba't lumabas? Basilio! Si Estay! Naroon! Kapito! Kapito! Oh my gosh! Kapito! Takbo, dali! Wala na nga si Christine, hindi pwede mawala sa akin si Basilio. Sandali lang. Basilio, anak! Basilio! Hindi po ako. Anong nagawin niyo si Bin? Ayoko ba makulong? Hindi, anak. Hindi pa paayag ang nanay na makulong ka, ha? Nasaan si Ibarra? Tinakasan ko po ang mabuting sinyo. At baka madamay pa siya. Kailangan ko na pong umalis at baka madami ko rin po kayo. Ay, anak, hindi ka pwede umalis. Hindi pwede iwan ang nanay, dito ka lang. Pero delikado po. At baka kung ano rin gawin nila sa inyo. Mas mainam na munang ganito. Anak, dito ka lang, umuiiwan ang nanay, ha? Papanamigin lang natin ang mga mata nila. Tapos umuwi tayo sa ating dampa. Kahit anong mangyari, magsasama-sama tayo ng kapatid mong si Crispy na tuuwi tayo sa ating dampa, ha? Sawi mo ng nanay, ha? Okay ko. Ano? Grabe, galing ni, ano? Andrea? Bilis, bilis, anak. Diyan sa likod ng puno. Tingnan, tingnan. Paluha ako dun. Grabe. Alam, mahulo sila. Wala ka. Oo na! Gwardiya Sibil. Ang tapang naglay. At anong ginagawa ng isang binibini na tulad mo dito sa lugar na to? Ano pa nga ba ang ginagawa ko dito sa damuhan? Ano nga ba? Hala. Nakakahiyaman ko sabihin. Pero masama po kasi ang lagay ng tiyan ko ngayong araw na to. Kaya hindi ko po napigilan nga. Oh my gosh. Yung luha ko. Bini-bini. Sa... May tatanong lamang drama ako. Drama at sa tawa. Kung meron kang nakitang batang lalaki na tumatakbo dito sa lugar na to. Habang...
ikaw ay nagkukuan. Nagkukuan? Ah, dati pa pala yung kuan. Bata? Oo. Ay, opo. Parang may nakita po ako naglakad banda doon kasi nakita kong gumalaw po yung damo eh. Dito, opo, banda roon po. Opo, opo. Maraming salamat. Walang ano banda. Banda Jimmy. Ay, naku, salamat, Clay. Ang bilis mag-isip. Nagpupo siya. Ala! Kamalas na naman si ano, si Basilio. Ate Sisa, ayos lang po ba kayo? Salamat sa'yo. Uy, umalis yung Basilio. Sabi sa inyo eh. Saan si Basilio? Basilio, anak! Ayaw niya kasi madama yung nanay niya. Basilio! Basilio, anak! Ate Sisa! Asan na yung batang? Ate Sisa, huminahon po kayo! Ay, wala pang tanghali pero parang ang haba na ng araw na ito. Por favor, pwedeng hatiran mo kami ng pamatid uhaw. Pamatid uhaw? Ay... Andeng? Andeng? Senyora, Clarita, matagumpay kong naipadala ang imbitasyon kay Don Crisostomo. Nasilayan ko pa nga ang pinsan niya. Siya nga? De verdad? Subalit hindi nakatugon ng maayos ang Ginoo dahil may mahalaga daw silang paroroonan ng pinsan. Kasama pa nga nila yung isa sa magkapatid na sakristan. Pati na rin ang ina nila. Yun yung magkapatid na magnanakaw. Tia, hindi pa napapatunayan yan. Pero tama bang narinig ko, Andeng? Kasama ni Crisostomo ang kanyang pinsan sa kanyang panaroonan? Yun ang nakita ko. Eh, ano naman ang wangis niya? Maganda ba? Tia, maganda po, senyora. Mistisa po. Lalo tuloy akong nasabik na makilala ang magandang pinsan ni Crisostomo. Palaban si Maria Clara. Confident naman siya na hindi mangangaliwa yung ano niya, nobyo niya. Ganda ng shot. Okay, maglala, wala naman na po yung mga gwardiya. Baka mamaya umuwi na rin po si Basilio. Di po ba yun ang bilin nyo sa kanya? Hindi pwede mo wala yung anak ko. Basilio! Ano yung anak ko? Wow, what's this? Basilio! Ate Sisa, tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Tibayan mo ang loob mo. Huwag ka mawawala ng pag-asa, ha? Huwag ka maglala. Uuwi ang anak mo. Uuwi ang mga anak mo. Di ba yun ang usapan nyo? Magkikita kayo sa dapa. Sabi ni Basilio, kahit anong mangyari. Hindi na kasi kinakaya ni Sisa yung mga problema. Sunod-sunod kasi, di ba? Magkikita kami ng mga anak ko. Uuwi kami sa dapa. Mahawakan ko yung mga anak ko. Basilio. Correct. Correct, ate. Kaya tara na po, umuwi na po tayo. May iba po ba kayong alam na daan pa uwi? Ala ka, parang natakasan na ng bait. Nakakasama ko yung mga anak ko. Ala ka. Basilio. Maayos mo pa to, Clay. Mababago mo pa ang kwento nila. Lord, tulungan mo ko, please. Grabe si Clay, no? Hindi niya kasi kaya ang tiisin na makita. Mabuti naman, natakasan na natin ang mga gwardiya si Bill. Nagihirap sila. Ang lala. Ay. Mabuti. At may saysay naman pala ang paghihintay namin. Kalma lang. Si
Sino sa inyo ang ina ng mga magnanakaw? Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Walang pagkukubli na ikaw. Bueno, magsabi ka ng totoo. Kung hindi, gagapos ka namin sa punong yon at babarilin. Agad-agad? Sandali lang naman. Naman. Nasaan ang mga anak ko? Ang galing ng Guwara Sibil na to. Hindi ko na alam. Yun ang totoo! Nasaan ang salaping dinala sa'yo ng iyong mga anak? Ano salapi? Grabe. Wala akong binibigay na salapi sa akin ng mga anak ko. Patid kong hinahangat mong masak. Nasaan ang salapi? Tama niyo po! Nasasabi mo ako totoo! Tama niyo po! Ayoko alam mo na ako! Ayoko siya! Mga Ginoo, napakahirap po namin. Wala po kaming ginto o kahit na ano ari-arian na may pagmamalaki. Lumabas rin! Mahirap kayo! Kaya nagnakaw ang mga anak mo! Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Kahit gutom! Sanay kami sa gutom! Tinataya ako sa kapusmalad kong buhay! Mahirap kami, pero hindi kami magdanakaw! Kung gayon, hayaan ng Diyos at ang Alferes na magpasya. Sumama ka sa amin! Sandali, sandali! Sabi mo ako na totoo, Margale! Iwanag mo kayo sa akin! Hindi niyo pwedeng gawin yan! Hindi niyo pwedeng gawin yan! Wala naman kayong ebidensya! Hindi wala kayong warrant of arrest! Anong sinasabi ng babaeng ito? Binibini, kami ay napag-utusan lamang. Umuwi ka na para hindi ka madamay. Kapag hindi ka bakusang sumunod, ipapagapos ka namin. Pahirap kang paslupa ka! Paslupa pala! Walang respeto! Bastos! Hey! Manahimik ka nga! Kanina pa ako pikon na pikon sa'yo. Pilipino ka rin ungas ka! Kapwa Pilipino ang dapat pinoprotektahan mo. Pero ano? Kapwa Pilipino, babae! Sinasaktan mo? Ilalaglag mo ang kababayan mo dahil nagpapabudol ka sa mga nag-aari-harian sa bayang to? Igapos ang babae niyan! Sandali! Tawa niyo ako! Pahingin ang tawad, Pilipino. Lumisan ka na lang dapat kanina. Tawa niyo ako! Kayong dalawa, namumuro na kayo sa akin, ha? This is clearly an abuse. This is harassment! Wala bang rousey dito? Ha? Bawal bastos law? Safe Spaces Act? This is a violation of women's rights, of human rights! Grabe yung Clay. Tama na! Tama na! Grabe yung sena. Ah, grabe. Hands down, GMA, grabe. First time kong umiyak sa teleserye. Nasaan ang iyong prima? Si Miss Clay. Miss Clay? Clay ang ngalan ng iyong pinsan. Na kailanman ay hindi mo nabanggit sa akin? May pagsusuyuan sa next week. Grabe, hirap makamove on dun sa heavy scene na yun. Patawarin niyo po ako, Padre, pagkat ako'y magkakasala. Por qué? Grabe siya, no, Andrea? Mayroon pa rin isang paraan para makauwi ka sa atin nang hindi mo tinatapos ang kwento. Sa ikatlong gabi, magkakaroon ng pambihirang eclipse o buwan ng dugo. Wow, tapos na. Grabe ang bilis. Mas napayak ako dun sa part na yung nagsasalita si Clay. Ang lalim kasi ng sinasabi niya na pwedeng ma-apply sa panahon ngayon. Yung alam mo, kapwa Pilipino yung nag-aano sa mga Pilipino din. Tapos, dun sa part na tinawag si Sisa ng Guardia Civil na hampas lupa, tapos may mga sinasabi na, alam mo yun, nakaka-degrade ng pagkatao ni Sisa at ng mga anak niya. Tapos yung bitaw din ni Sisa na mahirap man sila. Ha, naiyak ako. Pero hindi sila magnanakaw. No?
First time ko talaga itong umiyak sa isang teleserye. Napakagaling ng ano, ng linyahan. Grabe yung acting. Itong teleserye na to, hindi lang may matututunan sa history natin ng mga mahalagang bagay kagaya ng mga historical facts, kundi may mga aral talaga sa totoong buhay na magagamit natin and ma-apply natin sa panahon ngayon especially. So, kudos talaga sa GMA and sa mga writers, sa bumubuo ng GMA teleserye na to ng Maria Clara at Ibarra. Nabubulol na ako. Sobrang dami ko sanang gustong sabihin. Pero malilate na din ako sa work. Anyway, maraming salamat sa lahat na nakaabot dito sa part na to. Tinapos yung reaction ko. Next week ulit, tingnan natin kung iyak ulit tayo o kung ano man. But anyway, so far, so good. It's really great actually for me. Sobrang nagustuhan ko itong teleserye na to. So yeah, ayan. Maraming salamat again and see you again on Monday. Bye!